Howdy sa inyo mga kalakwatsa. So welcome back na naman sa panibagong vlog ni Lakwatserong Cowboy. And for today's vlog mga kalakwatsa, itetesting natin kung gano'ng nakatapid ang Sniper 150 Fi ko. So ngayon nagbiblink na siya. And then ipapa-full tank natin si Snoopy, ang aking Sniper 150. And then titignan ulit natin kung gano'ng kadami o gano'ng kalayo na true kilometers ang matatakbo niya sa isang full tank with normal riding styles ko na may time na 100, may time na 60 to 80 lang. So yung basic lang na riding style ko, titignan natin kung gano'ng nakatipid. So without further ado, pupunta na tayo ng gasolinahan para ipa-full tank si Snoopy. Then test natin kung gano'ng kalayo mapupuntahan ko gamit ang isang full tank. So let's go. So guys, nandito na tayo sa gasolinahan, papa-full tank lang natin. So ang kinakarga ko pala is unleaded. So tapos na tayo mag-full tank. So full tank na ang ating motor. Itong trip 1, ilalagay natin sa 0. Ayan, naka-0 na siya. So start from now. Che-check na natin kung what happened. Ay, umandar. Ay, gumana nung switch ko. Baka natanggal yung ball. So, titignan natin ngayon kung gaano katipid ang Sniper 150 ko sa normal riding style ko. Let's go. So, pagpasensya nyo na pala yung boses ko ngayon, ha. Kasi medyo sinisipon si Cowboy. Baka sabihin nyo parang ngongo. May sipon kasi ako ngayon. Kaya pagpasensya nyo muna ako. So, iba sa inyo, familiar na dito sa lugar na to. Kasi lagi na lang ito dinadaanan ko. Dito tayo lagi nagbablog. Pwede pa tayo makapaggala eh. May mga bagay tayong kailang unang asikasuhin muna. Mga mas importanteng bagay na para sa future natin. So malalaman nyo kung ano yon sa mga susunod na vlog natin. So ang lugar pala na ito is Lupao Muñoz Road. So dinadaanan ko na to. Ang ginastos pala natin, 200 pesos sa full tank ng aking Sniper 150. Pauwi pala ako ngayon from Nueva Ecija to Pangasinan sa may parents ko. Bibisitahin ko naman sila. So estimated time ng travel ko is 45 to 1 hour. So depende kung raratratin mo, kaya mo siya ng 40 to 45 minutes. Pero kung chill-chill lang, nasa 1 hour. Kapag maulan, dahan-dahan lang tayo. Kasi napakadulas ng daanan. Safety first tayo mga kalakwatsa. Oh shit. Coach. Nasira yung visor ko mga kalakwatsa. Kailang ayusin ko lang ha. So yun, okay pa siya. Buti na lang, pwede pa. Kala ko nasira talaga. So na-disalign lang naman siya. Guys, may problema ako, mga kalakwatsa. So ayaw gumana nung push start ko. Ayun. Kanina ayaw gumana. So yun nga mga kalakwatsa, ano. Pinag-tripan tayo ng motor ko. Pinag-tripan pala ako. Kanina ayaw gumana nung push start niya. Ngayon, uy, muntik na. Yan ang kalaban natin mga riders eh. Yung biglang tawid na aso na yan. So ingat-ingat sa mga aso. Pabalik tayo. Pinag-tripan ako ng motor ko. Kanina ayaw kumana ng push start. Nung nabibisit na ako. Buti na lang umandar ka. Kasi panibagong gastos na naman yun. Kapag sira na naman, di ba? Ay! Problema na talaga yung visor ko. Sira na naman. Alam mo kalakwatsa. Ay. Ang akin lang problema na tayo ngayong araw pa lang. Una, pinagtitripan tayo ng motor ko. Nagloloko yung switch niya, yung starter. Ngayon yung visor ko naman.
ikalawang beses nang nalaglag. So tinignan ko kumakalakwat siya. Is yung lock niya sa may gilid, nakaangat na siya. So hindi na siya naka-position na maganda. Hindi na siya naka-align. So pag tinaas ko ng sobra, kapag sinagad ko, nadi-disalign siya. And then pag binaba ko, yun na, matatanggal na siya. Buti nga, hindi na puputol yung pinakalak niya. So ginagawa ko na lang, hindi ko siya masyadong sinasagad, patamtama na lang, sakto na lang, para pag binaba ko siya, naka-align pa rin siya. So palitin na talaga ang helmet ni Cowboy. So matagal naman na rin kasi to, 2 years na, almost 2 years na. Pero 2 years na pala. So matagal-tagal na rin, marami-marami na pagsamahan. Kailangan na nga palitan. Pero ang problema, wala tayong pampalit na bagong helmet. Andito na tayo sa may bayan ng Lupao, Norbaysiha, mga kalakwatsa. So as of now, nang natatakbo natin ay 15.9 kilometers. So malapit lang to dun sa may Muñoz, Norbaysiha. So 15 kilometers pa lang ang natatakbo natin. So mga kalakwatsa, andito tayo sa bahay. Mula Muñoz, Norbaysiha sa may gasolinahan, ang tinakbo natin ay 21.3 kilometers. So balikan ko kayo bukas kasi may rides kami papunta ng Asinggan, Pangasinan. May meeting kasi ang ako namin, group namin. So makikita natin kung ilan nga abutin talaga ng Sniper 150 ko. So ilang kilometers per full tank. So ito yung mga aso ko. Toots! What's up sa inyo mga kalakwatsa? So pabalik na ulit tayo ng Muñoz, Norbaysiha. So ito na naman tayo sa daanan na ito, Lupao Muñoz Road, our favorite. So yun yung plano natin, ano, bibili ng panghapunan and then yung pangmerienda. Siyempre may merienda naman tayo. So ito pala yung unang motor ko, Sniper 150. Talagang pinag-ipunan ko, pinang down. Oo mga kalakwatsa, tulugan lang to, lagala yung motor ko. Pero ang ipagmamalaki ko naman, sarili yung pera ko. Ah, diba? So nung college days, mga wala pang trabaho, nakikihiram-hiram lang tayo. Siyempre nung nagkatrabaho na, nag-ipon na tayo. Kaya yun yung pinambili natin, sarili yung pera natin, pinanlabas natin. So hindi tayo nangihingi sa magulang. Siyempre sarili natin. Napakasarap sa feeling kaya nung sarili mo yung motor, ikaw yung nagbibigay na, eh ikaw yung nagsusustento sa sarili mong bisyo, di ba? Napakasarap sa feeling nun. Oh, mga siga ng kalsado. What's up, bros? What's up? Mga siga, hindi ka lilisan ng mga yon. So yun nga pala mga kalakwatsa, no? Nakalimutan ko sabihin sa inyo na yung starter pala ng motor ko ay talagang nasira na. Ayaw na talagang gumana. So chinek ko na may naputol na wire. Ewan ko kung bakit naputol. So ipapagawa ko na lang kay Diego dun sa shop ni Boss Michael. So shoutout sa'yo, Boss Michael. And then mamaya pala magkakaroon tayo ng shoutout sa mga gusto nagpa-shoutout. Nilista ko na yung mga pangalan ng mga nagpa-shoutout. So mamaya pagdating natin ng Muñoz, Norbaysiha, babasahin ko yung mga nagpapa-shoutout. So tapusin nyo to. Sa mga gusto magpa-shoutout pa, comment down below lang para ma-shoutout ko kayo sa susunod na mga videos natin. Eto na mga kalakwatsa, umuulan na, naabutan na naman tayo. Semay. May dala naman akong kapote, kaya okay lang. Wow! Untik na nabasa yung sapatos ko doon. So may mga ako naman dito, may mga waiting shed naman. So doon lang tayo didili, mag-gokan tayo. Umalakas na talaga eh. Kailangan ko na magkapote. Wow! Oh shit! Hi! Kapote gaming na tayo, sigurado. Kailangan ko na magkapote. Let's go.
dito eh. Saan ba yun? Yun. Kaya ko nawala na yung waiting shed. So no choice tayo. Kailangan na nating magkapote. So ang gamit pala natin ay green kapote. Buti na lang laging prepared tayo, dala lang natin lagi yung kapote natin. So ngayon tag-ulan, kailangan lagi tayong prepared ng mga riders kasi walang bubuo yung sasakyan natin eh. So all set na tayo. Let's go, kapote gaming. So ayun, tipadjak tayo ngayon mga kalakotcha. Wala, gumana yun. Tira eh. So padjak gaming tayo, kapote gaming. Kung anong gusto nyo itawag, okay lang naman. Siyempre, dahan-dahan lang tayo at madulas ang daanan. So, ganito muna ang riding position ko. Huwag nyong gagayain to ha. Kasi nababasa yung sapatos ko eh. So, ganito muna. Pagpasahitan nyo muna yung itsura ko. Isipin nyo yung itsura ko meron na. Nakataas yung paa. Diba? Okay lang yan, at least safe naman yung sapatos ko. Pero yung gagayahin to ha, delikado to. So guys, andito na tayo sa apartment. Hindi na ako napag-vlog kanina kasi sobrang lakas ng ulan eh. So ang tinakbo na natin is 52.1 kilometers. Hindi pa nababawasan yung mga bars natin ng fuel. So bukas update ko ulit kayo kung kailan na maabotin. Good morning mga kalakwacha. So it's such a beautiful morning. Kasi pagkagising ko pa lang, may isang magandang balita na agad ang bumungad sa akin. So maraming salamat, pinapangunahan ko na kasi na-approve na po tayo ng YouTube as kanilang partner. So monetize na po tayo mga kalakwacha. Sobrang sayaw ngayon. Pow! Woohoo! Napakasaya ko ngayon. Hindi ko in-expect na meron agad na ma-approve agad ang channel natin. Natin kasi kung wala kayo, syempre wala din ako. Syempre hindi naman lalago yung channel natin ng ganito kung hindi dahil sa inyo. So maraming salamat po sa inyo mga kalakwacha. Shit, di ko alam nararamdaman. Hindi ko alam sasabihin ko ngayon kasi sobrang overwhelm ako na monetize na. So sa mga aspiring din dyan na katulad ko, so gawa lang tayo ng gawa ng content para sa mga viewers natin. Kasi kung gustong gusto mo na may ginagawa mo, tingat darating naman yung para sa atin. So tuloy-tuloy lang tayo. So for today, pupunta na tayo ng Asinggan kasi may meeting ang club namin. So as of now, 44 kilometers na ang natakbo natin. Hindi pa nababawasan yung mga bars natin. So makikita natin kung ilan na abutin hanggang dun sa may Asinggan. So guys, 60 kilometers, nabawasan na ng isang bar. So nakalagpas na tayo ng bayan ng Umingan mga kalakwacha. Total of 85.4 kilometers. So 2 bars nang nabawas. Takbuhan natin is 90 to 100. So guys, andito na tayo sa may Tayug Pangasinan. So 93.3 kilometers, 2 bars ang pa, 2 bars na ang nababawas. So guys, andito na tayo sa Asinggan. Pumunta ako ng San Manuel. So as of now, 114 kilometers. 3 bars ang nababawas. So as of now, 117 kilometers, 3 bars ang nabawas. So testing ulit natin mamaya pagbawi kung ilan ang abutin. So yung pa, no? So nakarating na nga kami dito sa bahay ni Papsier. Okay ka naman dyan. Ayan, siya ang host namin ngayon sa meeting namin ng NCRO. Shoutout, North Central Luzon Riders Organization. So ito na may mga suki, oh.
Suki ng... Ayan, Suki, may free ano? Wifi. May free wifi kasi. Pagka wala lang kaming bayanood dyan. So, ang labong dito is maliit lang eh. Nakita na ba kayong labong na pinakamaliit? Tilapia na maliit. Ayan. Actually, maliit lang talaga siya. Ayan o. Oh. Kumpara doon sa ginayat namin. Labong! Kumpara sa ginayat namin, maliit lang talaga siya. Kala yung ginayat namin o. Oh. Ito. Napagod kami yung kalahati. Nilubayan na. Tapos lagagayatin niyo pa ulit 'yan. Yung kalahati isang talyase. Mm. So isang buong barangay po yung papakainin talaga ni Pops Jer. Yeah. May feeding program ang, ano lang, ang handa niya, dalawang labong lang. Pero dalawang ganyan lang, sambong barangay. Pag nagka-renderya ka pang isang linggo mong kanya benta. Ah. Ha? Legit. So, ganito kalilit ang tilapia namin dito. Reject lang yan. Reject? Ah, kwanto? Fingerlings. Huh? Ang laki. Fingerlings pa lang yan. Reject. Luto na po ang fingerlings namin. Labong. Labong oh. So, yun po mga kalakwatsa, no? Pauwi na ako. Tapos ng meeting namin. Ito kasabay ko si Justin. Shoutout sa you, Pops. Tagamunyos din siya sa Maynoy Bay Siha. So, naiwan po yung mga kasama namin. Mamaya po sila uwi. Medyo, kwentuhan mo na sila. Happy-happy. May naabol kasi tayong oras eh. Kaya, may magsasara na pagbibilan natin. Time check is 2 p.m. So, papagas muna si Justin and biyahe na ulit kami. So, update lang guys, 123.7 kilometers lang natatakbo, may 2 bars pa. So, as of now, may 120 for liters. Kasi 4 liters ang full tank ng Sniper 150. So, meron na tayong 30 kilometers per liter ang tinatakbo natin sa pacing na 80 to 100. Pero kanina kasi, papunta ako ng Singan, 90 to 100 ang pacing ko. So ngayon mas mabagal kami. Nasa 80 to 90 lang. Siguro mas matipid si gasolina. Abot pa naman siguro ng Muñoz Nueva Ecija to. Regular boss 100. So tapos na tayo magpagasolina mga kalakwatsa. So ang inabot ng ating isang full tank from blink to blink ng aking Sniper 150 ay 162 kilometers. So kung i-divide natin siya sa 4 liters na isang full tank ng Sniper 150, 4.2 to be exact, aabutin siya ng 40 kilometers per liter. So ang riding style ko is halo ng tipid mode and then walwal mode. Pero yung ginawa natin mula kahapon hanggang ngayon is more on walwal mode kasi 80 to 100 kilometers per hour tayo tumatakbo. Lalo na kanina, nung papunta tayo ng Singan kasi late na tayo din sa meeting ng aking riders organization. So, medyo malakas sa gas. 40 kilometers per liter ang aking Sniper 150. Sa pinagsamang walwal mode at tipid mode. Siguro next time sa mga ibang rides natin, tatry naman natin na tipid mode, 60 to 80 lang. So hindi tayo lalagpas doon, tatry naman natin yun. So maraming salamat kalakwatsa sa mga hanggang ngayon ay nanonood pa. Tapos sa patuloy na pagsuporta sa lahat ng nanonood ng videos at salamat po ulit dahil monetize na tayo. Approved na ang channel natin for monetization. And speaking of shoutout, sa shoutout ko yung mga gusto nang magpa-shoutout. So nilista ko naman kung sino-sino yung mga nagpapa-shoutout. So gilid lang tayo. And then pasahin ko yung mga nagpapa-shoutout. So ito, shoutout kay Leo Evan Bracero, Jason Pamplona, Cloud9 Ramirez, shoutout sa'yo. Kay Juice Whitey, sana tama yung pagkaka-pronounce ko ng pangalan mo. So shoutout sa'yo, sa nagpapabate, sa may
YouTube. Si Muturo, The Kalamba Rider, shoutout sa iyo, Babs. Salamat sa panonood. So, shoutout rin kay Netski135. Shoutout sa iyo, Pops. Shoutout rin pala kay Zed Gaming, taga Nueva Ecija rin siya. So, shoutout sa iyo, Pops. So, yun, kung sino pa ang gusto magpa-shoutout, comment down below lang. And then, salamat sa inyong suporta. So, hindi ko pa napapaayos yung switch ko. Siguro next week na, kasi may trabaho bukas. So, next week ko na lang ipupunta sa shop ni Boss Michael. Papagawa ko na lang kay Diego, kasi siya na may gumagawa ng motor ko. Shoutout sa inyo, Boss Michael, Diego, sa lahat ng sumusuporta kay Lakwatsyerong Cowboy, shoutout sa inyo. So, nitong weekend tuloy, nitong end of month, gaganapin na natin ang ating raffle ng Seclag bag na sponsor ni Boss Michael. So, live natin siyang ira-raffle, bubunutin sa may dito sa may YouTube channel natin. So, hanggang dito na lang mga kalakwacha. See you on another video of my motovlog. So, this is your boy, Lakwatserong Cowboy, signing out.